Okay, good morning guys! Another day, another house tour. So for today's video, nandito tayo ngayon sa the Grand Park Place Village located in Ibos, Cavite to check itong pinaka-newest na ready for occupancy unit na nasa likuran ko. But before we start, click like, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga uploaded videos namin. Ayan, so house specifications muna tayo ng unit na to. Ang lot area is 150 square meters and yung floor area natin is 197.50. So this is a single attached unit with 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and 2 carport. And ang kagandahan nito, meron na tong balcony. Ayan. So papakita ko muna sa inyo yung facade bago tayo tuluyang pumasok sa loob. So ito yung ating facade, combination of, anong green yan? Mint green, color combination of mint green, gray, light gray, and cream. Ayan, so pasukin natin yung unit. So ito yung ating porch, and dito sa aking right and left side, ito yung ating four pocket gardens. So nandito pa yung mga grass na ilalagay para dito sa ating pocket garden. And dito sa side na to, ito yung carport. So, malaki yung ating carport. Kasya po ang dalawang sasakyan dito kahit yung mga SUV, yung mga malalaking sasakyan. And dito sa part na to, so ito yung ating outlet para kung kailangan nyo ng masasakyan dito sa carport natin ay meron. And ito yung ating provision for the cable, internet, and telephone lines. So, i-apply nyo provider. And ready na yan for installation. So, check natin itong sa side na to. So, this is our setback. And ito po yung ating fence. Tapos, ito yung ating Inca water tank. So, hindi po mawawala sa mga units ng Interhouse yung ating Inca water tank. And ito yung ating for the service area. So, meron na tayong provision for the washing machine and dryer. So, yung pinaka washing machine and dryer unit na lang po ang inyong dadalhin kapag ito turn over na sa inyo yung unit. And meron na siyang naka-ready na saksakan. Meron na rin po tayong faucet. Tapos ito yung ating lavatory for the service area. And dito naman sa part na to, ito yung ating lanay. Ayan. So dito sa lanay, again, pwede kang maglagay ng coffee table and outdoor furnitures para meron kang tambayan kung gusto mo magpahangin or kung medyo bored ka na sa loob, pwede ka dito sa labas. So, pasukin natin yung pinaka interior ng unit dun tayo sa main door papasok. Ayan, so welcome sa ating unit. So ito yung ating main door, and sa likod ng main door natin nandito yung circuit breaker. Ayan, so pinapakita talaga natin kung saan nakalagay yung circuit breaker para alam nyo, just in case magkaroon ng emergency, halimbawa yung mga electrical emergency, so alam nyo kung saan papatayin yung ating pinaka linya ng kuryente. Ayan. So, circuit breaker, ang ginagamit po natin na brand dito is General Electric. And may mga numbers na po yan para sa branch circuit directory. Para alam nyo kung para saan ito numbers na to. Nandito po yung kanyang pinaka-directory. Tapos, may makikita kayo na stopper. So, yun po ay para dito sa pinto. Ayan po yung stopper. So, halimbawa, malakas yung hangin. Katulad ngayon, medyo malakas yung hangin. So, kahit bumalibag yung hangin, hindi po lalapat yung ating door handle sa dingding. So, hindi mababakbak ang ating pintura. Yun po yung purpose ng ating stopper. Ayan. So, dito yung ating living area. So, again, yung ating ginagamit for the flooring ay 60 by 60 na ceramic tiles. Tapos, dito yung ating magiging dining table. So, it's up to you kung paano may set up yung iyong furnitures dito sa loob. Ayan. And yun sa ating ceiling, so plain ceiling na white po yung ating pintura and kasama na po yung mga receptacle pin lights. Ayan. So ang pinaka dadalhin nyo na lang pagka kayo po ay lilipat is yung mga bulbs. Ayan. So dito naman tayo sa kitchen. So ang ganda ng ating kitchen. So ito po yung ating tiles or yung ating backslash. Yeah. Tapos ang ganda rin ng ating
tiles para dito sa kitchen. And ito yung ating modern na faucet. Ayan. So meron na tayong modern faucet. Ito po yung hinihila, and then meron ditong pinipindot para makontrol mo yung flow ng tubig. So yung ginamit po natin na sink dito is double zinc. Ayan. So dalawa po yung kanyang pinakatab. And ang ganda ng quality ng ating ano, para siyang ano eh, bato. Ayan. Hindi lang natin pwedeng tanggalin kasi syempre we have to preserve na kung ano yung nakita ninyo during the video, yun din yung ito-turn over sa inyo. Tapos ito yung ating back door access, yung pinakita natin kanina na service area. Ayan. Tapos pasukin natin yung bedroom number 1 dito sa baba. Ayan. So actually, ang nakalagay po sa floor plan natin, this is for the maid's room. Pero again, pwede mong i-convert as guest room or elderly room para dun sa mga kasama natin na senior citizen. Para hindi na nila kailangan na umakyat pa sa taas. Ayan. And kompleto dito, meron tayong built-in cabinet. Ayan. So nakahang siya para hindi siya kumain ng space. Ayan. And dito sa part na to, so ito yung ating toilet and bath dito sa baba. So this is a shared toilet and bath para doon sa bedroom number 1 dito sa baba, and yung ating paglabas kasi dito ay yung living area na. So kumpleto tayo dito ng turnover for the toilet and bath. So nandito yung ating shower area, meron na tayong bathroom niche. Nandito yung ating shower head, may faucet. Nandito yung ating toilet bowl or bowl tinatawag, may kasama pang bidet. Yung ating lavatory and yung ating copper-free na mirror. Ayan. So, balik tayo dito sa loob. And it's time to check our second floor. So, akyatin natin yung second floor. Ayan. So, dito sa hagdan natin sa stairs, ang ginagamit natin na wood ay apitong wood. Ayan. So, wood po ito, pero yung pinaka-base niya ay cement. Tapos, dito sa handrails, ito ay kahoy din. So, apitong wood din po ang ginagamit. And ito po ay steel. Ayan. And dito sa part nito, ito ay high ceiling. Ayan. So, welcome sa ating second floor. Dito sa second floor, meron tayong 3 bedrooms and 2 toilet and bath. So, yung unang papasukin natin is the master's bedroom. So, parang same orientation nung una natin pinakitang unit since same sila ng floor area, which is 197.50 na square meters. Ayan. So, ito yung ating windows. Sliding windows. And kasama na po yung screen. Tapos, kung hahanapin ninyo yung provision for the master's bedroom, so nandito po siya. Ayan. Ang provision natin for the master's bedroom ay split type na aircon. And dito sa part na to, andito yung ating balcony. So ang hangin, hanggang dito po yung ating balcony. Hangin, di ba? Mahangin ba sa labas? Opo, mahangin sa labas. So, nandito pa rin yung ating built-in cabinets. Ayan. Para sa mga nakahang na damit and para sa mga ipo-fold. So, dito po. And meron na tayong drawer. Tapos ay ito yung ating vanity area. Ayan. So, may ilaw na. So, itong unit pong ito ay may water connection na and electricity, pero temporary lang po. So, before i-turn over sa inyo yung unit, i-apply po for your name yung ating utilities. And dito sa part na to, ito yung ating master's toilet and bath. So, meron tayong bathtub. And dito yung ating bathroom niche. So, lagayan po yun ng mga shampoo, conditioner, sabon, yung mga ginagamit nyo. Habang kayo ay naliligo. And ito yung ating lavatory, copper-free mirror, and meron natin tayo dito na lagayan. Ayan. Tapos ito yung ating toilet bowl, kasama po ang bidet sa turnover. Tapos ito yung ating shower area, and ang ganda ng ating sliding door.
Tapos yung ating rain shower head. And the telephone shower. Para kung ayaw mo yung from the rain shower head, yung telephone shower yung gagamitin natin. So check natin yung other bedrooms. So dito sa left side, ayan. This is the second bedroom dito sa taas. So spacious pa rin. Nandito yung ating vanity area and yung ating built-in cabinets. Ayan. And may mga sockets na rin tayo or saksakan. Ayan. Tapos ito yung ating switches. Ayan. So yung ginagamit natin for the switches ay Panasonic po yung brand. Tapos dito sa part na to, kung doon sa ating master's bedroom, ang abang po natin is for the split-type aircon. Sa mga other bedrooms po, ang abang po natin is window-type aircon. Ayan. So ito ay naka, ano ito talaga, saktong-sakto sa sukat ng window-type aircon. Tatanggalin na lang po yung kahoy na nakatakip. Tapos ay ready for installation na yung inyong unit. And nakaabang na rin po ang saksakan. So hindi ka nang problema kung saan mo isasaksak yung iyong aircon. So dito ang toilet and bath, which is shared by bedroom number 2 and 3 dito sa taas. So sarado muna natin. Dito ka sa ano to, para makita natin. So ito yung shower area and yung kanyang shower head. Tapos ito yung provision natin for the single point water heater. So pakita lang natin. Ayan, so ready na, nakaabang na. Yung unit na lang for the water heater ang dadalhin nyo or bibilhin nyo para ready for installation na. Kaya na lang ang magpapa-install. And kung gusto nyo ng mainit na tubig, pwede na. Tapos ito yung ating toilet bowl with bidet, the lavatory, and yung ating mirror. Ayan, so dito naman sa part na to, ito na yung bedroom number 3. Ayan. So, spacious pa rin para sa mga other members of the family, yung mga kids or toddlers na ano nyo, na anak or kung sino man na other members of the family pwede dito. Ayan. So, nandito yung ating window and yung ating provision for the window type aircon. May saksaka na yung ating vanity mirror and of course, the built-in cabinet. So, hindi mawawala ang ating cabinet. Yung iba kasi na units na na-feature ng iba, so hindi pa kasama yung mga cabinets. So dito po, kasama na po, talagang gamit na lang po talaga ang inyong dadalhin kapag lilipat na kayo. And so kung interested ka dito sa pinakita namin na unit, so this is ready for occupancy, located here at the Grand Park Place Village in Imus, Cavite. So nasa description box po yung ating full details. That's it. Thank you for watching. Tarada natin.